Mr. Chair, ito ha, kaya itatanong namin sa inyo dahil meron din nagpipid sa amin ng info. It's up for you to answer these allegations. Pinabalik daw ni Bautista ang mga kubol, tilapia yung babae, at incan beer na pinagbabawal. Yung kubol. Bakit naman tilapia? Mayroon din akong natanggap. Bakit naman tilapia tawag sa babae? Grabe naman yun. Tilapia talaga. Bakit tilapia? Yung pwede hasa-hasa. Hindi ba pwede salmon? Na ikaw rin daw, involved ka daw sa pagbibinta ng construction material sa loob. Pati ba naman construction material? Can you confirm or deny this? Your Honor, para maklaro, hindi po. Para maklaro tayo. With regards po sa kubol, as a BJMP officer po, ang kubol po kasi, yan po yung lengguwahe po ng mga PDL, correct me if I'm wrong po sa mga PDL, yan po yung bahay nila. Nung dumating po kami rito, ako rin po kasi yung nag-imbestiga doon kay Villamor. May kubol po talaga. Existing na po yung mga sinasabi nilang kubol kasi bahay po nila ito. So, hindi na po namin siya pwedeng gibain kasi wala na po silang tutulugan. Ang ginawa po namin, yan pong kasi sinasabing kubol, sir, bahay yan. Nagkakaroon lang po ng pagkakamali kasi kung ang nakatira doon sa bahay, nag-iisa, yun po yung tinatawag na VIP. So, ang ginawa po namin, pinalagyan po namin ng marami pong PDL yung mga sinasabi po na bahay nila. Naku. Pero ang kubol po is bahay. Pati po yung mga nasa labas na sako-sako, kubol pa rin po yun, sir. Yes, matagal yan. You don't need to lecture us on that. Matagal lang, it will settle na yan. Yung kubol bahay. Pangangaralan mo pa eh, dating ano yan, DG yan eh. Ito talaga si Angelino. Papangaralan niya pa ito si Bato, eh dating DG yan eh. Pinagluloloko. Hindi namin tinanggal yan. Nilagyan lang namin ng maraming tao. Hindi na siya VIP. Wow. Alam mo, maganda niyan na sa totoo lang, maganda niyan, tama yung sabi ni Elmore. I-lifestyle check. Dapat i-lifestyle check yan si Angeline Bautista. Para mas mag... Kasi anyway, siya naman po ay, since official siya ng gobyerno, siya po ay dapat talagang nila lifestyle check. Diba? Naku po, patay tayo yan. Nila yan. At yan ay nangyayari at tinolerate natin. When I say tinolerate natin, kayo, pati ako noon, tinolerate ko dahil kawawa yung PDL, wala matulugan. Sinabi kasi nung una, panahon ni Dilima, pag sinabi mong kubol, yung parang hotel standard na buhay, in grande ang buhay nila. Yan yung panahon ni Dilima, nakikita natin kubol. Pero ngayon, yung kubol na naiwan dyan, hindi lang isang tao, maraming tao dyan na nakatira dahil nga the government cannot afford them with the right facility, wala silang shelter, wala matulugan, so hindi natin ginigiba. Kayo, ginigiba ba ninyo? Your Honor, hindi po pwede nga po. Your Honor! I think, sorry, Your Honor, but I think that is something you need to have a solution. Honestly, bakit to? Tama ka dyan eh, minsan talaga problema. Pero ito eh, sir, pasensya na kayo, Senator Bato ha. Kailangan solusyonan yan. Kasi kung sino yung nagpagawa, syempre siya yung magbibida-bida, maghahari-harian doon. Ako nagpagawa nitong kubol na to. Alam naman natin yun, sir, eh, di ba? Pag pinagawa, siya yung maghahari at kung sino lang yung gusto niyang patulugin, kung sino yung gusto niyang patuloyin, kahit ba sabihin natin may mga PDL na dyan, kung sino yung mga kakosa niya o yung ganun niya, yun lang ang patutulugin dyan. Sa madaling salita, lalo lang tayong nagbuo ng grupo-grupo. Iba yung usapan pag ang gumawa ng kubol ay gobyerno. Hindi na kubol ang tawag doon. Diba? Magtatayo na ngayon. Don't tell me wala tayong pera dyan pero lintik may pera tayo sa Maharlika. Fun.
wala tayong pera sa ganyan, pero may pera tayo sa mga confidential fund. I think the term is not correct in saying wala tayong pera. Maybe pwedeng gamiting term is hindi priority ng gobyerno yan, kaya magkubol na lang kayo. Ganun ba yun, sir? Naintindihan, kaya nga sabi ko sa inyo paulit-ulit eh, that's why sometimes I criticize the government, kasi yung priority ng gobyerno natin, sablay. Ang daming gustong gawin, ang daming gastos, lipad ng lipad. Pero yung mga basic needs, which is human right needs, even if sila ho ay PDL, meron pa rin pong karapatan yan kahit papaano na mabuhay ng marangal. Hindi naman sinabing malaya, pero ibig sabihin kahit malang maayos. Sa totoo lang, katawa-tawa ang itsura ng ating bilibid. And honestly, talagang hindi ho nasolusyonan. Natanggal yung mga vices, although ngayon bumalik. Pero sana, sir, kung talagang gusto ninyong maayos, talagang magkaroon ng isang malupit na kaayusan sa loob ng bilibid, tanggalin natin yung mga ano, yung pinagawa ni ganito, pinagawa ni ganito. O e, mangyayari niyan, sila magsisiga-sigaan, kaya magkakaroon ng away-away dyan. Hindi mo maiiwasan. Kasi nga, ang nagdidesisyon, kasi alam niyo yan, sir, sigurado po ako dahil nandyan ho kayo dati. Lalong alam ni Senator Robin Padilla yan, di ba? Kaya sana ho, sana po eh talagang ayusin ninyo. Mali ho yan, sir. Kaya nga kung gibain mo yan, kawawa yung mga tao niya, wala matulugan, kaya hinayaan natin sila. Kaya nga ang issue lang dito, tinatanong. Meron nagmamagaling dito eh, si Pinoy ako, sabi niya. Bakit pasensya ang sinabi mo kay Bato? Banatan mo, hindi ka pasensya, bay. Ang tanga naman nito, sobra. Siyempre, alam mo, minsan gagamit ka naman ng lingwaheng karangal-rangal dahil tandaan mo, wag mong kakalimutan. Ang pagrespeto ko kay Senator Bato ay ang pagrespeto ko sa mga bumoto sa kanya. Ayan yung kapwa Pilipinong bumoto sa kanya. Pero binabanatan natin, kinikritisize. Kaya ako nga sinabing mali eh. Pero kung gagamit tayo ng maayos, anong gusto mo murahin? Putangina, ganon? Ano ka? Abnormal? Hindi ganoon. Dapat bigyan pa rin ng galang dahil senador natin 'yan. Huwag kagang ganoon. Halatang basher ka lang, wala kang alam eh, no? Mas may natanggap akong information is that yung pagbibinta ng mga construction materials daw sa loob at the price na times 5 daw yung presyo at buti pa si Dapamintuan. Maraming baon si Senator Tolentino, well-researched talaga, nakakabilib siya. Oo, actually, yan nga isang bagay na ako nakakatuwa dahil kay Senator Tolentino, marunong mag-research. Ah, sabi ni Diego Latigo, ah, bata ni ninyo yan. Na talaga? Eh, kaya naman pala, sintu-sintu din. Sa totoo lang eh, kung ang idol mo sinto-sinto, ano expect mo sa'yo? Sinto-sinto rin. Cute nila sa'yo. Alam mo, I'm not accusing you. I'm just sending you the message for you to react para open venue ma-repute mo yung mga allegation na yan. So sino ngayon ang nagbibinta ng construction material sa loob? You know, Your Honor, yung pong construction materials, total nandito po yung ibang commander. Yung pong construction material, sir, nire-request po nila yan sa camp commander. Tapos po, ire-recommend po ni camp commander po sa akin for approval. Ngayon po, Your Honor, being the NBP superintendent, hands-on po kasi ako sa loob. Grabe, no? Ang simple ng tanong. Kasi ang pinupunto dito ni Senator Bato, sinasabi niya, kaya pala hindi tinatanggal yung Senate, yung mga kubol-kubol, mga tinayong kubol-kubol. Oh, sige, naintindihan ko na siya, sabi mo bla 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 ganyan ganyan. Oh, kanino bumibili ng construction? Ayun ang tanong, di ba? Yun ang simpleng tanong eh. Kanino bumibili ng construction mga gamit? Oh, kanino? Oh, ayan na, sumagot na. Paikot-ikot. Alam na mga commander 'yan. Inaano nila sa commander nila.
Tapos, eto. Kanino? Ang dami mong sagot eh. Kita ko po marami pong matatandang namamatay. Dahil po siksikan na po sila. Ang tanong, kanino bumibili? Wala kami... Kung ako talaga yan, ipupukpo ko yung gano'n, no? Yung pang judge. Irrelevant, Your Honor. Ang tanong, kanino yung construction binibili? Ang sagot, ang daming namamatay na matanda. Nababasa po sila ng ulan. So, kailangan po naming i-approve yung construction materials na supposed... Hindi tinatanong kung kailangan i-approve, yes or no. Ang tanong, kanino galing yung construction? To be po talaga, kami po sa Bucor ang magpo-provide ng construction material. Ayun! Ayun! Lumabas din sa bibig. Kami po mga taga-Bucor ang mag-po-provide ng construction material. Oh. Alam mo kung ano tawag dyan? Na mga millennial, ha? Na mga kabataan. Alam mo kung anong tawag dyan? CEO. Ito si Bautista, CEO pala. Ang ginagawa po ng mga PDL natin, humahanap po sila ng sponsor para po makapag-produce po sila ng construction materials. Hindi yun ang tanong! Direkta na lang tayo, you are not involved in the construction business inside. Hindi po, sir. Supply, construction supply sa loob, wala ka? Wala po akong kinalaman po sa pagsusupply po ng construction materials. Ako lang po yung nag-a-approve po ng request po nila. So that's it. Thank you. Kayo? Anong that's it? Si Senator Bato, that's it agad. Alam mo, okay sana si Senator Bato. Eh, kaya lang hindi siya marunong mag-follow-up question. Hindi yung that's it, okay na. Sir, ang tanong dapat, ang follow-up question, then, kanino? Di ba? Tinanong nyo, saan ang gagaling? Sinabi niya, hindi sa akin. Then, ang sagot, kanino? Anong that's it, Senator Bato? Senator Bato naman eh. Saan kayo kumukuha ng construction supplies? Pag nagpapagawa kayo ng mga bahay-bahay dyan sa loob? Ay, napapabili po kami sa mga pamilya namin sa labas po, sir. Nagre-request lang po kami kay ma'am po para ipapasok po. Papasok? Opo. Pero ang nagbibili, tagalabas? Tagalabas po. Pero totoo yan na may binibintang construction supplies sa loob? Oh, wala po, sir. Napapapasok po kami. Pinapapasok lang? Opo. Sigurado ka? Opo, sir. Ayaw. Thank you. That's why, Ms. Bautista, I am pointing this out. Hindi ako, tama naman yung tanong ni Senator Bato na tinanong niya doon sa kabila. Kaya lang, dapat idiniin niya muna. Nandali, ito yung balita. Ito yung information na nakuha namin. Sa'yo nang gagaling yung construction. Kasi isipin niyo na lang na mabuti. Isipin niyo na mabuti. Ang approval na kay Bautista. Diba? Na kay Bautista ang approval. All the power na kay Bautista. Tapos sasabihin nila nang gagaling lang daw sa kamag-anak nila yung construction. Wow. Kasi alam natin mga PDL yan eh. Hindi yan naging kriminal. Kukunti lang mayaman na kriminal dyan. Kukunti lang ang konbiktado na kakulong dyan na mayaman. Karamihan yan, bakit sila naging kriminal? Dahil sa kahirapan. Tapos ngayon, may mga allegation na nininegosyo pa sila ng times 5 yung presyo ng construction materials na supposed to be, that has to be provided by the government, not by themselves. Tapos ngayon, tayo pa na nasa Bucor, tayo pang dagdag pahirap sa kanila. That I cannot accept, ha? Kung... Kaya nga, Senator Bato, eh. Tama ka naman dyan sa point mo eh. Kaya mali talaga. Mali talaga na kanya-kanyang bili ng construction. Diyan pumapasok ang korupsyon. Kasi sir, napakasimpleng ano naman eh. Napakasimpleng.
how can we believe Bautista in saying na hindi sa kanya yung construction? Eh right then, diyan sa pagpupulong ninyo, nagsinungaling siya na hindi tuloy-tuloy ang shabu. Sino nagsabi na booking siya ni Senator Tolentino? So doon pa lang, alam na alam mong, sandali, nagsinungaling na siya doon sa isa. Anong garantiya na totoo ang sinasabi niyang hindi siya nagbebenta ng construction? Again, I am not saying, sir, na nagbebenta ng construction si Bautista. As a matter of fact, that knowledge came from you, Senator Bato. Therefore, Senator Bato, sana medyo hinuli-huli niyo muna kung saan talaga kumukuha ng material. Di ba? Madali ho malaman yan. Lalo na kaya nga sana si Senator Tolentino pumasok din. Dahil siya hong abogado, siya hong magaling sa mga ganyan. Ang tinatawag na cross-examination, di ba?